morning, mga kadiskarte. Meron na naman po tayo ngayong gagawin. Yung air pump po o pangbomba sa gulong ng aking kasama. Sabi niya po, base sa kanyang kwento, simulan ng kanyang nabili, ay hindi niya po nagagamit. Dahil daw po, hindi umaandar. Kaya titingnan po natin kung ano po talaga yung naging problema. Uusisahin po natin isa-isa. O, sige po, umpisa na natin. Yan po mga kadiskarte, yung ating gagawin. Ito po yun. Nang sabi po ng aking partner, simula ng kanyang nabili ay hindi po nagamit. Dahil hindi daw po gumagana. Bago nga po talaga ito at meron pang plastic. Wala pang gasgas. So, yan po ang ating project ngayong umaga. Electronics air pump para sa mga gulong o kaya tire pump. Yan. So, umpisan po muna natin sa pag-check kung talagang hindi po siya gumagana bago po natin buksan. Baka gumagana naman po. Ginujok tayo ng ating kasama. So, bakit pa po natin gagawin o bubuksan ay gumagana naman. So, punta po muna tayo dun sa may battery ng sasakyan at itestingin po natin. Umpisa na po natin mga kadiskarte yung pagtitesting nitong ating project ngayong umaga. Ngayong araw ng Sabado, April 30. So, ipa-plug po muna natin to dito sa car charger port ng sasakyan. Yan. Para po matesting natin kung totoo yung sinasabi ng may-ari nito na hindi siya umaandar. I-on po natin yung susi. Ayan, buhay na po yan. Ayan. So, press natin yung switch. Ayan, wala nga po. Umpisan po muna natin sa pangunguha ng mga gagamitin. Andito po yung aking tester. Tester ni Manoy, nandito. Ayun, natutulog. Ayan. Kung malakas po yung inyong battery, yung kamay po na yon papalo yun ang tulog papunta doon at posible pong masira. Akin po, sinilig ko po dito sa times 100 ohms para hindi po masyadong malakas yung palo ng ating para ma-check up kung anong problem. Para hindi mawala yung mga tornilyo, dito natin ilalagay. Putulin ko po muna tong linya na to para ititesting po natin yung kable kung saan ang problema. Pero bago ko po yung putulin para hindi na ako maghanap ng polarity, tatandaan ko po yung isa. Yung nakakabit po dito sa motor ay lalagyan ko ng electrical tape bilang tanda lang po na doon yan sa motor. Ikakabit natin mamaya ulit bago natin putulin. Para pagbalik po natin, doon pa rin po siya ulit sa
motor may lagay. Ano ang isip ako po ito? Ha? Ano ang isip? Si daw po, sabi ng ating cameraman. Ang ating pagkakaputol. Hello. So ang problema po nito, dito lang po sa puno. Wala po dito sa kabuang linya. Para po matesting natin to, na para sigurado na ito naman po ay gumagana at fitted po doon sa carport ng mga sasakyan. Ito naman po, isasaksak natin doon at itest rin po natin kung may lumalabas nitong boltahe. Tara po! Tara, John! Paano rin mo? Ayan, sasaksak na po muna natin to dito sa charger port. Nagsasakyan. At yung ating pong tester, eh, dahil 12 volts po ito, ang mga nakalagay po dito 0.1, 0.5, 2.5 at saka 10. Pero po ang titesterin natin ay 12 volts. Kaya kailangan po yung selector switch knob ng inyong tester ay mas mataas sa titestingin. So ang kasunod po noon ay 50, sa 50 po tayo. Para hindi po masira yung ating tester. So naka-plug na po doon, kailangan po ito ay pumalo. Testingin, hindi po natin alam kung alin yung positive o negative ngayon dito. Titestingin lang po natin. Domingo Costiniana Jr. Ayan, iinitin lang po natin yon para tanggalin yung mga pinagputulan natin doon at linisin yung mga dulo. At ihinang po natin ulit para maganda po yung kapit, hindi po nakangat. Nakangat po kasi ganyan, may problema po yan dyan. Hindi naman po nagsisinungaling yung ating tester, magsisinungaling na lamang po yung may-ari ng tester. Pero yung tester po hindi, ang sinasabi po ng ating tester, ang ating motor ay buo, ang ating switch ay buo. Kaya po ang problema niyan, sigurado na po ako dyan, dito yan. At tinesting naman natin po yung ating charging pin. Ito po ay okay naman at gumagana. Lumalabas naman po dito sa dulo yung boltahe. So babak kasi lagyan po natin ng soldering paste yung terminal ng ating motor para po madaling matunaw yung LED o yung tingga. Ayan. Kaya po siguro yung unang nagdikit nito ay hindi niya rin po naidikit ng maayos kasi mahirap po pala idikit ito. Ibang klase yung copper wire na ginamit. Meron na nga po tayo nitong soldering paste. Paano pa kuya kung wala? Hindi lang wala pong mangyayari. Hindi kita. Hindi pa. Ayaw po dumikit talaga. Kaya ang gagawin ko na lamang po ay tatali. Direkta dito. Kaya po siguro hindi talaga gumagana ay dahil po dun sa problema dito sa copper. Masyado pong madulas. Ibang klaseng copper po ito. Ang iba naman po ay mabilis lang naman po iwihinang. Pero ito po, binamitan ko na ng soldering paste, ayaw pa din. So,
ito na po yung pinaka magandang diskarte. Itali po. Yan po ito mga kadiskarte. Yung isa pong linya para sa positive line. Ah, para sa negative line po. Hindi ko na rin po ito ihinang o gagamitan ito. Kasi dito po nagka-problema, madulas po masyado yung copper na ginamit. Hindi po tinatabla nung lid. Kahit po gamitan na natin ito. Kaya po yung unang gumawa nito o yung pabrika mismo, hindi po naikabit ng maayos. Kaya hindi gumagana yung kanyang unit. Gagawin ko na lamang po ay itatali dito sa isang terminal ng ating switch. At tinali ko na rin po doon sa kabila ng terminal. Positive terminal po ng ating motor. Tatali ko na lamang po. Kaya sa pag-aayos po sa susunod ay magkakaproblema na. Mas mahirap po kasi hindi po dumidikit yung ating tingga. Kahit po gamitan na natin ang soldering paste. Okay. So, ibabalik ko na lamang po muna doon. Shoutout po kay Mitch sa Richard Bulawan. Mitch, ito na yung ating specialization ng high school. Kuting-ting everything. Ng mga electronics device. Salamat po sa aming teachers. Teachers sa electricity at saka electronics. Noong high school. Isang linggo lamang po ako sa electricity at lumipat ng electronics. Kasi po naisip ko, yung electronics ay gumagamit din po ng electricity. Kaya naman po, lumipat ako ng electronics para mapag-aralan ko ng sabay ang electricity at ang electronics. Kaya yun po. Kaya ito ngayon, nagkukuting-ting. Dapat hindi naman po talaga ito linya ng aking trabaho. Pero kailangan pong aralin pang sarili lamang pong mga pangangailangan. Bago po pala natin ibalik ay titestingin po ulit natin to kung gumagana na bago natin takpan. So titestingan na natin. So, ibig sabihin po connected na po yung ito tsaka doon. So naging problema lamang po ay yung hinang simula doon sa pinanggalingan nito ay hindi po connected o nakaangat po siya. Kaya mahirap po ihinang. Kaya yung naging problema po ay yung connection po dito, nag-loss connection at saka yung dito. Kaya ginawa ko po ay tinali ko na lang. Ayan. Ang hirap po talaga kasi ihinang. Kinamitan ko na nga po ng soldering paste, ayaw pa rin dumikit kaya tinali ko na lamang po. Discarding Pinoy po yan.
Basta sigurado ay lamang pong mahigpit pagkakatali. At wala pong mga nakausli na mga wire na pwedeng dumikit sa body nito. Yan. Yan. Okay po. Sasarado na po natin at ititesting kung talagang okay na. Okay po. Buuhin po muna natin mga kadiskarte para mag-testing. Kung talagang okay na yung ating ginawa. Kung epektibo ba. Wala din pong kung hindi po umubra. Gumana po ito, ibig sabihin umubra ang ating diskarte. Testingan na po natin itong ating ginawa ngayong araw. Kung gumana nga po o hindi. Lag po natin doon. Tuon natin po yung susi. Oh. Mukhang gumana na po. Mandar na eh. Push na natin yung switch. Kung gumana. Oh. Wow! Yan. Wala pa pong bago. Kasi mayroon pang plastic. Ayun. So, nagawa natin mga kadiskarte. Ayos. Gumagana na. Gagamit na ito ng ating partner. So natin ay nakadikit naman at nakahinang yung mga terminal po doon sa loob. Pero po, nung ating testerin, ay wala naman po talagang connection na pumapasok dito. Sa loob po yung problema, yung mga connection po, nag-loss connection po. Yan lang po yung naging problema nito. Wala naman problema yung switch, walang problema yung motor. Walang problema yung ating kable. Doon lamang po sa connection yung pinaghinangan kung saan man po ito nagmula. Kaya ang ginawa ko po, tinali na lang kasi kung ihinang din po natin, masyado pong madulas yung copper wire. Hindi po siya dumidikit, kaya po yun ang naging problema. Kaya tinali ko na lang po, discarding Pinoy. Diskarte ni Manoy, tali. Yan. Okay na po. Okay na ang ating project. Salamat po sa panonood. Bye-bye po.